Hello minasan, konnichiwa, kami nga pala mga OFW dito sa Japan. Another day, another vlog na naman tayo. Unang araw nga ng aming rest day ngayon at syempre alam nyo na ang gagawin natin. Rarakit na naman tayo. Ngayon nga ay magdi-deliver ako ng niluto naming sisig. Ihihiwalay ko na nga lang yung video kung papaano namin niluto yung sisig kasi medyo hahaba nga yung ating video. Kanina nga umaga ay medyo late na kami gumising. Medyo malamig na kasi hindi tulad nun dati, alas 6 pa lang nagigising na kami. Bandang lunch na nga kami natapos sa pagpe-prepare ng aming sisig at ngayon naman ay i-deliver ko na nga agad. Una ko ngang i-deliver yung sisig do sa ating Myanmar friend. Kasabay ko na nga ring ihahatid yung isa sa pinakamalayong umu-order sa amin. At dito nga ito sa apato ni Ate Nori. Kasabay na nga rin yung order ni Ate Chernel. Kaya naman shoutout po sa lahat ng bumibili sa amin ng mga niluluto namin. Maraming salamat po sa inyo. At bago nga ako makaalis dito ay si Ate Nori naman ay talagang sa pagkakulit at sabi niya ay mamuti na nga daw ako ng mga tanim nila. Abay, syempre, hindi natin tatanggihan ng blessing na dumadating sa atin. Kaya naman ako, eto, mamumuti ako ng okra. Ang liliit pa nga nito, pero kinukuha ko na kasi sabi ni ate, kunin ko na daw lahat. Eto nga yung masasarap sa okra, yung mga baby pa kasi mga crunchy-crunchy pa to. Konting steam lang at okay na itong pang-ulam. Sa kanila nga rin galing yung dating okra na nakuha ko. Hindi na nga ako magkamayaw kung saan ko ba sila hahanapin itong mga okreng kay lilinggit na ito. Pero syempre, hahanapin natin yan na mabuti at sayang naman. Sasagutin nga rin natin yung ilang katanungan mula sa ating YouTube channel. Nagtanong nga siya kung magkano daw ba yung normal na sahod dito sa Japan. Medyo hindi ko nga agad ito nasagot dahil iba-iba naman talaga ang sahod ng mga OFW dito sa Japan. Dahil naman iba-iba yung rate natin at depende pa rin to kung anong hawak mong visa. At kahit sabihin na natin na parehas ang visa nyo ay magkakaiba pa rin naman ang rate tulad dito sa aming company. Kaya naman magbibigay na lang ako ng dalawang example na nakabase sa aking naging experience dito sa Japan kapag sumasahod ako. Kapag ang pasok mo ay normal lamang at wala kang OT kahit isa sa loob ng isang buwan, pwede kang sumahod ng 14 to 22 lapad. Yun ay nakadepende kung ilang araw naman yung naipasok mo sa loob ng isang buwan. At kapag naman ikaw ay nagtrabaho sa loob ng isang buwan na mayroong OT, at pwede kang nga sumahod ng nasa 35 kalapad, pataas pa yon kung meron kang 21 days at meron kang mga 60 hours na OT bahigit. At kung tatantyahin nga natin into peso, ay pwede kang sumahod ng 50,000 pesos, pinakamaliit na yon, at ang pinakamalaki naman ay abot ng 100,000. At mas kaya mo pang sumahod ng mas malaki sa 35 lapad, lalo na kung marami yung night shift na ipinasok mo. At iba pa ang bayad sa'yo or rate kapag pumasok ka ng rest day OT. Tapos kung magre-rest day OT ka at panggabi ka ay mas malaki nga lalo ang masasahod mo. At paminsan nga kapag nakakapanood ako ng mga sahod reveal ng mga kapwa natin o OFW dito sa Japan ay magkaibang-magkaiba nga yung sahod natin. Kaya naman hindi ko talaga masasabi kung magkano ba talaga ang normal na sahod dito sa Japan ng mga OFW na katulad ko. Kaya ang tanging may share ko lang ay yung aking personal experience pagdating sa sahod ko. Hanggang dito na lang muna, huwag niyong kalimutan i-follow ang ating page, Jane!